Boss, UP Los Baños. Yeah. Susubukan natin ngayon ang lakas ni Photon Thunder. Tara. Matsigipandaan. Ano kaya ang meron dito? May yun, natatakot na ako. Makabalik na kaya? Pero hindi ako makakabalik. Mahirap magbaling. Dumiretso na tayo. Baliw! Kung nasa tamang daan pa kami, pinapadiretso pa kami. Tara uli. Para sa mga halamang kawayan, kahit anong daan, aming dadaanan. Ayo, may nasisilayan na nga akong mga human being. What? Kala ko, wala na kami sa planet Earth. Bro, what are you talking about, man? Hawiin ko lang muna yung konting harang sa daan para kami ay makadiretso. Yeah, sobrang excited nga ni Kuya Arki. Nauna na siya sa akin. Ayun na siya sa baba. Ang ganda dito, mga kuis. Sobrang fresh. Kahit na apektuhan sila nung bagyong Christine, tong lugar na to, nanatili pa rin yung kanyang ganda kahit papano. At sa sobrang hiling nga sa halaman ni Kuya Arki, dito kami nakarating sa Mount Makiling, pero sa may bandang paanan lang to. Yun, namili kami ng mga kawayan. Pero mayroong isang bagay na nakakagulat. Mayroong gusto makisakay sa amin. Ayan. Nani? Isang gagamba. Pinasasabi nung gagamba, hi daw, Kuya Miki. Pansamantalang nawala ang polusyon at nakalakap din ang fresh na hangin. Siyempre, from Mount Makiling. Ayan, ganda ng puno. Gusto ko sanang bumaba ron, kaya lang, iyaan mo na lang, baka kasi di na ako makabalik. May alamat nga pala itong Mariang Makiling. Maraming version yung mga kwento, pero ito yung version ko. Ang Mount Makiling ay isang state-owned forest reserve na pinangangasiwaan ng Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Bago ang paglipat nito sa universidad, ang bundok ay ang unang pambansang parke ng Pilipinas. Ang Mount Makiling National Park ay itinatag noong February 23, 1933 sa pamamagitan ng Proclamation No. 552. Si Maria Makiling ay sinasabing isang magandang liwata o diyosa ng kalikasan na naninirahan sa bundok Makiling, isang sagradong bundok sa lalawigan ng Laguna. Ayon sa kwento, si Maria Makiling ay tagapagtanggol ng kalikasan mga naninirahan sa bundok. Siya ay inilirawan bilang isang babaeng napakaganda, may mahabang maitip na buhok at nakadamit na hinabi ng mga bulaklak at dahon. Maraming manlalakbay na nakikipagsapalaran sa mga dalisdis ng bundok Makiling ang nagsasabing nakita nila siya, lalo na sa maulap na araw kapag ang kanyang ethereal figure ay kumukupas sa mga puno. Ayon sa alamat, may kapangyarihan si Maria Makiling na kontrolin ng panahon at mga halaman at pinoprotektahan ang mga magsasaka sa bundok at mga taganayon mula sa natural na sakuna at kalamidad. Siya rin daw ay may pusong mapagbigay at madalas ay tumutulong sa mga naliligaw o nangangailangang manlalakbay na tumatawid sa kanyang landas. Ayon pa man, kilala rin si Maria Makiling sa kanyang kapritsyo at maaaring magpakita ng kanyang galit sa mga mananakit sa kanya o maninira sa kanyang kagubatan. Ang alamat ni Mariang Makiling ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng paggalang at pangangalaga sa kalikasan, gayon din ang kapangyarihan at mahika ng maaaring manirahan sa pinakamalalayong mga lugar sa ating mundo. Ang kanilang kwento ay nananatiling mahalaga sa bahagi ng alamat ng Pilipinas na nagpapaalala sa atin ng kagandahan at misteryo na matatagpuan sa mga bundok at kagubatan ng ating lupain. At mag-uuwi na nga po, maaari nyo nga po palang kontakin yung aming binila ng halaman na si Ate Mia Lynn La Chica. I-message nyo lang po siya. Yun lang po. Bye-bye!